Halin at pakinggan ang mga kwentong katatakutan ni Don Alejandro sa Don Alejandro Stories. Ang tawag ng karamihan sa akin ay Sep. Masyado raw kasing mahaba ang Sepriano. 33 anyos at kasalukuyang nakatira sa Bulacan, kasama ng aking asawa at dalawang anak na babae. Ang kwentong aking isasalaysay ngayon ay naikwento ko na rin sa aking mga anak. Nangyari po ito noong nagpunta kami ng barkada ko sa bahay ng aming katropa. Third year college na ako nito, sa kursong Hotel and Restaurant Management. Mahilig kasi ako magluto. Namana ko ang talentong ito sa papa ko. Isang araw nun ay kaarawan ng aking kaklase. Itago na lang natin siya sa pangalang Felix. Si Felix o Lex ay tubong probinsya at niminsan ay hindi pa kami nakapunta sa kanilang lugar. Minsan lang din tong umuwi sa kanila. Nakasama ko kasi sa boarding house noon itong si Felix. Malayo rin kasi ang bahay namin sa universidad. Kaya naman nag-boarding house na lang ako para less hassle. Wala naman akong masasabing hindi maganda kay Felix dahil mabait ito. At palagi namin siyang kasundo sa tropa. Lima kami sa tropa at kasali dun si Lex. Hindi naman sa pagmamayabang, pero mataas ang mga grades namin sa bawat asignatura. Hindi kasi kami yung klase ng estudyante na walang pake sa mga grade namin. Ang totoo niya, namumroblema kami kapag nakakuha kami ng mababang marka. Kaya naman todo kami sa pag-aaral namin. Nung dumating ang birthday ni Felix, ay naisip naming magtropa na kami magluto ng pagkain para sa kanyang kaarawan. Nataong kasi na Sabado ang birthday niya, kaya naman wala kaming klase. At nang sabihin namin kay Felix ang aming plano, ay natuwa siya at nagpasalamat pa. Kinabukasan nun ay maaga kaming bumiyahe patungo sa kanilang lugar dahil medyo malayo ang kanilang probinsya. Nagkwekwentuhan lang kami sa loob ng bus para kahit papano ay maibsan naman yung nararamdaman naming antok. Hindi ko na lang po babanggitin ang kanilang lugar para na rin po sa kanilang seguridad. Lumipas ang 3 oras at narating na namin ang kanilang bayan. At galing sa kanilang bayan, ay naglakad lang kami sa isang iskinita na medyo liblib at masukal. May mga puno at kami lang din ang tanging naglalakad sa iskinita na yon. Hindi naman gaano kalakihan ang kalsada. Sakto lang ito para madaanan ng sasakyan na may 4 na gulong. Sariwa ang hangin sa lugar nila at malamig din kahit medyo mataas ang araw sa mga oras na yon. Lex! Wala ba mga taong naglalakad sa kalsada na to? Tahimik kasi. At saan namang banda yung bahay nyo? Wala kasi akong makitang bahay dito kundi puno lang na nakalinya. Marami ba nakatira dito? Tanong ko kay Felix habang patuloy na palinga-linga sa paligid. Lumingon naman si Felix sa akin at napakamot sa kanyang ulo. Kaunti lang ang mga bahay sa bandang to, Chef. Hindi rin kasi to gaanong dinarayo ng mga tao kaya tahimik na tong lugar namin. Di bale, kaunting lakaran na lang at makakarating na rin tayo sa bahay. Tol, wala bang chicks dito sa lugar nyo? Tanong naman ni Andre, ang babaero sa tropa. Pero mabait naman. Tumawa naman ng malakas si Felix. Walang chicks dito, Tol. Pero may isang babae dito na sobrang ganda. Ang problema nga lang takot ang mga kalalakihan dito sa amin sa pamilya nila. Nang marinig ko ang sinabi ni Felix, ay medyo nagulat ako at nahiwagaan sa babaeng yun. Bakit naman natatakot yung mga tao rito na lapitan yung babae? Sus! Kung ako yun, liligawan ko siya! Hirit uli ni Andre. Sa bahay na lang tayo mag-usap. Delikado dito. Baka marinig pa tayo yung babaeng makakasalubong natin. Sabihin niya, pinag-uusapan natin ang anak niya. Huwag muna kayo magsalita. Tumahimik lang kayo. Basta,
Sumunod lang kayo sa akin kung saan ako dadaan. Nang tignan nga namin sa unahan ay may natanaw kaming babaeng papalapit na may dalang basket. Nasa tingin ko ay para itong may inaalok. Nasa apat na talampakan ang taas ng babae. Nang nasa malapit na kami ay pumagilid si Felix ng daan. Bali nasa gilid kami ng kalsada dumaan. At yung babae naman ay nasa kabilang gilid din. Sa tingin ko noon ay nasa 40 anyos pataas ang babae. Pasimple ko lang siyang tinignan at nung nagtama ang aming paningin ay nakaramdam agad ako ng kilabot at biglang nagsitayuan ang aking balahibo. Para bang may kakaiba sa babaeng yun. Ramdam ko na malakas at mabigat ang aura na galing sa kanya. Ang mga tropa ko naman ay nakatuon lang din sa kalsada at hindi nagsasalita. Doon pa lang kami nakaramdam ng kaginawaan nang malagpasan na namin ang babae. Lumingon ako noon sa babae ngunit ganun na lamang ang aking pagkatakot. Nang makita ko nakatingin din ito sa akin at kumurba ang kanyang labi na may mga kakaibang ngiti. Ngiti na may ibang kahulugan. Nakakatakot ang babaeng yun ah. Wala naman siyang ginawa pero tumayo lahat ng balahibo ko. Sino ba yun, Lex? Tanong ni Sam. Hindi ka nag-iisa, tol. Napakapit nga ako sa braso ni Andre. Sinigundahan naman ni Peter. Mukhang kami naman lahat yata ay nakaramdam ng kaba. Maliban na lang siguro kay Lex na mukhang sanay na. Sino ba naman siguro ang hindi masasanay e taga rito siya? Ilagang mga residente rito sa amin sa pamilya ng babaeng yun dahil maraming nagsasabi na mangkukulam daw yun. May iba namang nagsasabi na may lahi rin daw silang aswang. Kaya takot lahat ng mga kalalakihan na umakit ng ligaw sa anak niyang maganda. Nababahala nga kasi sila dahil nga baka kulamin sila nung nanay. Nagulat naman kaming lahat na marinig namin ang tungkol sa pagkatao ng babae. Bigla naman akong kinabahan at hindi mapalagay. Lex! Wala sa sariling tawag ko kay Felix. Napalingon naman silang lahat sa akin na may pagtataka. Oh, ano nangyari sa'yo? Bakit namumutla ka? Tol, may problema ka ba? Tanong ni Felix sa akin na halata sa kanilang mukha ang pag-alala. Nagpakawala muna ako ng malalim na paghinga at seryoso silang tinignan. Kanina kasi, nang lingunin ko ang babae, ngumisi ito sa akin. Nakakatakot yung ngisi niya, Lex, sabi ko. Huwag mo nang pansinin yun, tol. Ganun lang talaga ang babaeng yun kapag may dayo dito sa lugar namin. Oh, bilisan nyo na. Malapit na tayo sa bahay. Sabi niya at nginitian ako. Oo nga, huwag mo na lang isipin yun, tol. Ang mabuti pa, enjoy na lang natin ang araw na to. Inakbayan nila ako at kiniliti. Napangiti na lang ako at epektibo naman ang kanilang ginawa dahil medyo gumaan ang pakiramdam ko. At hindi ko na lang binigyan pa ng pansin yun. Nandito kami upang magsaya at hindi para mag-emote. Pasalamat talaga ako noon at nagkaroon ako ng kaibigan na kagaya nila. Maaasahan at masasandalan sa lahat ng oras. Katulad na napagkasunduan namin magtropa, ay kami ang nagluto ng mga ulam. Yung mga magulang ni Felix ay tumulong din sa pagluluto. At ang kanyang mga kapatid naman ay abala sa pag-iigib ng tubig sa poso na nasa gilid ng bahay nila. Matapos magluto ay nagsikainan kami. Kami-kami lang ang bisita noon at mga kamag-anak ni Felix. Nag-video okay kami at nag-inuman kasama ang pamilya niya. Magaang ang loob namin sa kanila at madali lang din kami nagkapalagayan ng loob. Nang sumapit na ang gabi ay nagsiuwian na ang kanilang kamag-anak. At ang mga magulang naman ni Felix ay natulog na rin ito. Alas 10 na rin yon ng gabi at kami na lang lima ang hindi pa natutulog. Nasa terrace pa kami noon at panaykwentuhan. Maliwanag din ang buwan kaya naman nakikita namin ang kanilang tanim na mais at balanghoy sa paligid ng kanilang bahay. Maya-maya pa ay nagpaalam si Peter at Sam na matutulog na daw sila. Kaya kami na lang noon tatlo ni Andre at Felix ang naiwan. Ilang saglit pa ay biglang nagsalita si Andre. Tol, naririnig niyo ba yung naririnig ko? Napatigil kami noon sa pagkakwentuhan at pinakiramdaman ang paligid. Kurokoto,
Kurokoto. Pumasok na kayo sa loob ng bahay! Bilis! Sigaw sa amin ni Felix. Hindi ko alam kung anong huni yun. Pero base sa reaksyon ni Lex, hindi ito maganda. Kurokoto. Kurokoto. Nang mga oras na yon, ay naguunahan kami ni Andre na pumasok sa loob. Nang makapasok na kami ay dali-dali namang ginising ni Lex ang kanyang papa. Kami naman noon ni Andre ay ginising namin sila Sam at Peter. Natataranta naman sila at dali-daling lumabas ng silid. Naabutan naman namin noon si Lex at ang papa niya na abala naglalagay ng asin sa kanilang mga bintana. Maya-maya pa ay napansin kami ng papa ni Lex. Mga iho, pumasok na kayo sa loob ng kwarto at huwag kayong lalabas. Kami na ni Lex ang bahala sa aswang na umaaligid sa labas ng bahay. Ang sabi ng papa ni Lex. Nagulat naman kaming lahat nang marinig namin ang sinabi niyan tungkol sa aswang. Sige na tol, bumalik na kayo sa loob. Kami na ang bahala sa aswang. Kinuha ni Lex ang mataas at matulis na bagay sa likod ng kanilang pinto. Nahalatang inihanda na nila ito. Tol, tutulong kami sa inyo. Ano bang gagawin namin? Nilapitan naman kami ni Tito at binigyan kami ng asin. Isaboy niyo sa aswang ang asin na yan dahil takot sila riyan. Kahit anong masasamang elemento ay takot sa mga asin. Ito naman ang gagamitin ko. Sabi niya sabay pakita ng buntot ng pagi. Alam kong buntot pagi yon dahil meron din ganun si Papa sa bahay. Pero hindi pa naman niya ito nagamit. Habang sinasabihan kami ni Tito sa kung ano ang aming gagawin, ay nagulat na lang kaming lahat na may biglang bumagsak sa bubong malapit sa kanilang kusina. Agad naman kaming nagtungo roon lahat at sabay-sabay kaming napatingala sa yero. Nakita namin itong nakalundo na parang may mabigat na bagay sa itaas. Tingnan niyo! Parang may naglalakad sa itaas ng bubong! Sigaw ni Sam habang nakaturo sa bubong. Kada hakbang ng nilalang sa itaas ay gumagawa ito ng ingay. Mabilis naman lumabas ang mag-ama kaya sumunod kami sa kanila. Nang makarating kami sa labas ay sinabihan si Lex ni Tito na sabuyan raw niya ng asin ng aswang sa itaas ng bubong. Sinabuyan naman ito ni Lex ng asin at nakita namin nasasaktan ng aswang. Nawala ng balanse ang aswang kaya nahulog ito malapit kung saan kami nakatayo. Dahil sa gulat ay hindi agad ako nakakilos. Mabuti na lang at hinila ko ni Tito. Nilatigo naman niya ito ng buntot ng pagi na mas lalong nagpahina sa aswang. Nagwawala ito at mas lalong nanlilisik ang kanyang mga mata. Sina Sam at Andre ay natulala na lamang sa aswang. Sa hindi inaasahang pagkakataon ay nadaganan ako ng aswang nang magwala ito dahil sa natamo nitong sugat. Napasigaw na lang ako sa sakit at napaluha. Nang biglang kalmutin ng aswang ang aking tiyan. Tapos nun ay bigla itong nagbago ng anyo bilang ibon at nagpagewang-gewang na lumipad sa ere. Lumipad patungo sa kakahuyan ng aswang hanggang sa hindi na namin ito nakita pa. Kaagad naman nila akong inalalayan at ginamot ang aking kalmot sa tiyan. Hindi naman ito gaano kalalim pero mahapdi. Tito, parati po bang pumupunta rito yung aswang sa bahay niyo? Tanong ni Andre. Hindi, ngayon lang uli nangyari. Para bang alam ng aswang na yon na dumayo kayo sa lugar namin? May mga dayo noon na nabiktima ang aswang. Kaya mabuti na lang ay walang masamang nangyari sa inyo. Dahil kapag nagkataon ay kami ang mananagot sa mga magulang nyo. Mahabang litanya ni Tito. Bukas ay umalis na agad kayo rito. Dagdag niyang sabi. Kinabukasan nga nun ay maaga kaming umalis sa lugar nila. Kasama rin namin si Felix dahil may klase pa kami sa susunod na araw. Hindi na rin kami nagtagal doon dahil baka maulit pa yung nangyari. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Maraming maraming salamat po sa inyo at sa inyong pakikinig. At maraming salamat din po sa ating kaibigan na si Kudani Akda, sa pagboses kay Sam at kay Felix. Maraming salamat kaibigan.